Yes, Connie, tama ka dyan. Ano? Muling sinuyod ng mga gawad ng Metro Manila Development Authority yung mga kalsada na kasalukuyang ginagamit ngayon bilang alternative routes kaugnay ng isinasagawang konstruksyon ng MRT-7 dito sa may North Avenue para magsagawa ng clearing operations. Ang mga naturang lugar ay ang Agam Road, Visayas Avenue, Road 3, Congressional Avenue at Mindanao Avenue. Pinagtitikitan yung mga driver ng mga sakyan na kaambalang sa daan. Yun ang mga sakyan na walang driver, tuluyan ang hinatak ng mga tow truck. Di rin pinalabas ng MMDA ang mga sakyan na basta na lamang nagbababal ng sakay sa tapat ng isang paaralan sa may Agam Road. Sa may Road 3 sa Project 6, wala rin kawala ang mga sakyan na illegally parked kahit pa isinampa na sa may bangketa. Ayon sa MMDA, malagang maklear nila ang mga kalsadang ito para makatulong sa nararanasang pagbagal ng daloy ng trapiko sa North Avenue bunsod ng MRT construction. Kaya kung makulit daw mga basta-basta na lamang nagpaparada kung saan-saan, pangako ng MMDA, mas magiging makulit daw sila sa panguhuli. Dadalhin sa impounding area ng MMDA sa Tumana, Marikina ang mga nahatak na sasakyan. Connie? So ilan, Oscar, ang nato? Mukhang marami-rami tayong nakunang video. Well, Connie, sa iba kasi yung lugar na pinagdausan ng clearing operations, no? More or less, Oscar. Sa MMDA, tinatali pa nila. Pero yung nasamahan natin, sa observation natin, at least 5 yung nahilang mga sasakyan, mas marami yung mga natikitan, Connie. Okay, pero ang sa gabal, meaning mga nakaparada, illegally lang ba ang mga pinuntirya ngayon ng MMDA? O meron pa bang ibang mga sa gabal sa daan? Normally dyan sa area na yan, ano bang nakikita pa natin iba pang mga sa gabal? Yes, bukod Connie doon sa mga illegally parked, no, yung mga talaga nakaambalang o mali pagkakaparada, pati yung mga nagbababa at nagawabang taxi kung saan-saan ay hinuli rin ng mga MMDA. Kasi malaking abala rin ang dinudulot nito, no? Kahit sinasabi pa nila saglit paghinto, no? Sa gitna ng daan para magbaba. Bukod dyan, delikado pa to, Connie, para sa mga pasahero. Ang argument nga ng isang taxi driver, basta na lamang daw bumaba yung kanyang pasahero. Pero ayon sa MMDA, responsibilidad pa rin to ng driver, no? Na matiyak na ibinababa lamang yung mga pasero sa mga tamang sakayan at babaan para na rin sa kaligtasan ng Oo lahat. Oo naman. Doon ba, di ko masyado nakita, pero parang si Celine Pialago, ang spokesperson ng MMDA ba, yung nanita doon sa isang taxi driver, Oscar? Yeah. Sumunod ba yung taxi driver nung nakita si Celine? Kaganda. Medyo nakita nga natin, medyo nainis si Celine. Ano? Oo. Yes, medyo nainis si Celine nung nakita niya mismo. Kaya sa harapan ng mga MMDA traffic enforcer, ay nagbaba itong taxing ito. Kaya siya na mismo yung nag-lockdown dun sa taxi at nagpatabi. Medyo naging hands-on talaga si Celine. Alright. Maraming salamat, ha, Oscar, sa yung update sa amin.